Sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Yan, si Perds na naman pong muli ito at nandito na naman po tayo sa ating farm visit. Opo, nag-farm visit po tayo dito po sa parteng Batangas din po. So, ito na po yung update dito sa farm visit o dito po sa binigay nating advice kung anong mga dapat gawin dito sa pond po na ito. So, ito na po yung update. Yan. So, sabi ko po kay sir ay lagyan po ng water source o water line dito po sa pond na ito. Yan. Hanggang doon po sa dulo. Tapos yan po. Water line po. May mga water line na po siya. So, tatlong gray po para dito sa isang pond na ito. Pero sabi natin gawing anim para dito naman sa kabila. Yan, may water line po din po dito. Kasi ito po yung gagawin niyang hatchery. Yan, ito po yung gagawin niyang hatchery. So, yan po. Sabi ko pa, ang gagawin niyang hatchery, at least makinis yung flooring tsaka yung gilid. So, ginawa niya, pininturahan niya. Pero yung iba wala ng pintura. Yung iba wala ng pintura. So, pininturahan po niya ito. Tapos yung flooring, pininturahan din po. After pinturahan, lagyan ng tubig. So, lagyan ng tubig. Babaran po ng tubig na may dahon ng saging at katawan ng saging na putol. So, ayan po. Ayan po yung dahon ng saging. Tapos, katawan ng saging. Yan. So, mga putol-putol na po yan. So, babaran po. Sabi ko po, babaran po ng at least 2 weeks. Yan. Para po yung mga chemical ng pintura at yung chemical nung semento ay masinip po o maalis po nung katawan ng saging. Okay? So, yun na po yung update. Ito na po siya. Okay, napabisita na naman po dito sa isang magandang farm na ito. Yan. Okay? So, puntahan natin dito. Hi! Hi! Tanggalin ba yung mas? Hello! Ayan. So, ayan oh. Farm visit. Ayan. Babaran ng katawan ng saging, babaran ng dahon ng saging para maalis po yung chemical. Ayan. So, magandang farm po ito. Napakalaki. Ayan. Yan pa oh. So maraming maikahargang hito dito, maraming mailalagay na hito dito, milyon ang mailalagay na hito dito. Sigurado. Yan. So yun, advice, consult si sir sa atin. So nagbigay tayo ng mga advice yan, water line, naglagay si sir, water line. Tapos ito may hito na ito. Ito yung mga breeder o yung mga paaanakin na hito sa susunod na buwan. Yan, kinokondisyon pa po. Kinokondisyon pa po itong hito na ito ng 2 months. 2 months, yan. 1 month lang, pwede na. Yan, no?
Tapos yung kabila, yan, inaayos na rin po yung flooring. Yun, kung nakikita nyo po, may nag-aayos po doon. Yan yung flooring, naalis na po, o tinatakpan na po yung may mga butas. Yan. So, yan po. Tapos ito, naubusan ng tubig. So, indication na meron po siyang leak o meron po siyang crack, meron pong butas dito sa pond na ito. Okay? So, yan po. Oh. Ito na po yung update. After 2 weeks o after 1 month. 1 month na yata. Simula nang bumisita ako dito. Yan. Yan. Sa susunod, lalagyan na namin to ng hito. Magpapaanak na kami ng hito dito. Tapos yan, pupunuin na natin ng hito ito. Yan, no? Magandang pond. Tapos, ang sabi ko pa kay sir, yan, yung gagawin niyang hatchery, kasi yung gagawin niyang hatchery ay nandoon. So, magkabilang yon. So, ito yung gagawin hatchery ni sir. Tapos, ito yung palakihan ng mga fingerlings. Yan. Tapos, sa kabila, grow out. So, ito yung hatchery. Ang sabi ko kay sir, kasi yung una, may mga butas yung bubong o may mga espasyo. So, sabi ko sa kanya, kapag hatchery, takpan nyo na lang po. Yan. Punuin nyo na lang po yung yero. Yung fingerlings na palalakihan, okay lang po kahit may mga pagitan po. So, dapat sa hatchery, taklob po siya at hindi po siya naaarawan. Okay? Tapos, ang kulang na lang dito ay hatching tray. Ang kulang na lang para makapagpaanak, hatching tray, breeder, saka aerator. So, naglagay na po ng outlet dito, tapos dito na ikakabit yung aerator. Yan. So, kahit ano lang po, kahit sa hatchery lang po kayo maglagay ng aerator, okay na po yan. So sa fingerlings, patuluan nyo lang po dahil meron naman po mga waterline doon. Patuluan nyo po ng tubig para makapag-produce din ng oxygen po. So okay na po yun. Ganun na po yun. Oh, yan o. Oh. Yan. Tapos itong water tank ay inilipat na dito. Yan. So, ang kulang na lang dito sa water tank, yung mag-automatic siya. Automatic on-off. So, floating switch, ang kulang na lang dito sa water tank na ito. Para mag-automatic on-off. Yan. Yan po siya. So, magandang area, magandang pond. Yan o. So, 2 weeks na po ito. So, bukas, aalisin na daw po itong mga dahon ng saging nito. Sabi ko imbis na itapon, ilagay na lang doon sa kabila. So yun naman po yung i-condition yung water tank po na yon. Ay yung pond po na yon. So lipat na lang po ito doon kaysa itapon, kaysa kumuha ulit ng bago. Yan, lagyan ng tubig tapos ilipat lang itong mga dahon doon, mga katawan ng saging. Yan. So, ako po ay nagbibigay ng consultation, libreng consultation at libreng pagtuturo sa pagpapaanak ng hito. Yan. So, kung may mga katanungan po kayo, chat lang po kayo sa akin, message nyo po ako sa Hito Kaalaman Facebook page. Hito Kaalaman Facebook page kung gusto nyo po akong makausap. Masagot po ang inyong mga tanong. Yan po, meron po tayo dyan, Facebook page. Yan, ito po ay dating baboyan. Baboyan po ito, tapos simula nung nagkaroon ng African swine flu. So ito, naisipan na lang po na i-convert na lang po sa pond. Yan. Pond tapos hito, yan. Mabilis kasing
ano rin kasing mabuhay dito ang hito. So mataas din ang tsansa sa mga ganito po. Yan, oh. So hatchery, tatlo yung waterline sa dalawa tatlo. Sabi ko dagdagan pa ng tatlo, 1 2 3 para malakas ang tubig. Kailangan sa hatchery natin medyo malakas ang tubig para nakakalabas yung lansa, baho ng tubig, dumi ng tubig. Yan. Yan, buksan na natin, testing. Yan. So, tinutubuan na siya ng kiti-kiti. Yan, no? Ang pwede pong mailagay dito na fingerlings, million po. So, malaking pera po ang meron dito sa pond na ito. Yan. So, yun lang po, mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood. Sabi ko nga po, kung may katanungan po, message lang po sa Hito Kaalaman Facebook page. Yan. Para masagot po ang inyong mga katanungan, masagot po ang inyong mga hinihingi na advice. Okay? So, thank you po!